Samantala, ininspeksyon naman ng ilang opisyal ng gobyerno ang ginagawang North Luzon Expressway Harbor Link sa bahagi po yan ng Caloocan City. Ito po ang kalsadang magdurugtong sa Manila North Harbor at NLEX. Inaasahang may ibsan ito ang matinding problema sa traffic sa EDSA at sa C5. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Connie, malapit-lapit na rin daw ano, na may ibsan na natin problema sa traffic. Yan ay kung tuluyan nang bubuksan yung 710 ng NLEX na siyang magiging direct ng daanan palabas at papunta sa North Luzon Expressway. At actually, kaya nga raw ito tinawag na Link Harbor Link dahil mula mang daw doon sa Manila Port, Connie, papunta mismo sa NLEX ay 10 minuto lamang daw na aabuti ng biyahe. At kanina nga, Connie, ay ininspeksyon ni DOTR Secretary Arto Gade, DPWH Secretary Mark Villar at DCDA President Vince Dizon ang North Luzon Expressway Harbor Link Segment 10 sa bahagi ng Caloocan City. Gusto raw kasi nilang personal na makita ang ginagawang elevated na kalsada na magbibigay ng direktang access mula sa port area sa Maynila pupunta sa Northern Luzon via NLEX. At aabuti lamang daw ng 10 minuto ang biyahe ayon kay Secretary Villar. Kaya diretso na raw ang mga truck na bumabiyahe papunta at pabalik ng Northern Luzon. Kapag natapos naman ang NLEX at SLEX connector, magiging 30 minutes na lamang daw ang biyahe mula Alabang papunta naman dito sa NLEX. Binigyan din na Togade ang bumubuo ng build. Connie, ito yung team na tumututok sa infrastructure program ng gobyerno. Ang pagtatapos sa mga ganitong infrastruktura na ayon nga sa kay Togade na dapat daw ay inunpeto na pakinabangan. Kung bukas na nga itong elevated expressway, nasa 40 hanggang 60,000 ang mga sasakyang tinatayang babiyahe dito araw-araw. Ang kagandahan daw dito, wala ng truck ban sa nasabing expressway. Kaya malaking bagay daw ito para maibsan ang matinding problema sa trapiko, lalo na raw sa EDSA at sa C5. Sa tayangan ng DPWH, nasa 30% ang mababawas sa traffic congestion. Narito ang mga pahayag ni Secretary Tugade at Secretary Villar. Ito na ho kasi yung sinasabi nilang hard infrastructure project. Kasi ho, tinatanong ng mga sambayanan, 8 buwan na kayo, puro low-lying fruits, asan yung hard infrastructure? Ito ho, patikim ng hard infrastructure ang parating. So we formed this build team to make sure na lahat po ng mga proyekto sa infrastructure ay matapos kaagad and of course with on target natin bago matapos ang term ni President Duterte, lahat po yan ay buo na ang alignment from north to south by high speed. Panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino inumpisa ng proyekto noong 2014 pangaraw ito pero nagkakaroon ng mga pagkaantala dahil nga doon sa kanilang nagiging problema ang right-of-way acquisition. Kaya naman sinasabi nito ng NLEX na kung lamang daw nagtuloy-tuloy, no, natapos na raw sana ito ng mas maaga. Gayunpaman, target nga raw nilang matapos na ito sa first quarter sa susunod na taon at hopefully yung sinasabi nga nilang connector na SLEX at NLEX ay matatapos by 2020. Connie. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.